Okay, so this question comes from Louie Domingo. So shout out. Paano ba dapat gawin pag upline mo, ayaw mo gawin yung mga white lies nila? Na alam mong baka ikaw sisihin ng mga napasali mo na di ganun ka-direct yung mga sinasabi nila. In short, madaming poweran at pangako. Pa-advice naman po at salamat. So, the fact na ayaw mo siyang gawin is tama na yun. Okay, sapat na yun, Louie. Kasi hindi mo naman na kailangan ng rason para gawin kung ano yung tama. Di ba, kailangan ba natin ng rason para gawin yung tama? Sabi nga ng idol ko, si Gary Vaynerchuk, it's always the right thing to do the right thing. Palaging tama na gawin ang tama. Kailangan pa ba natin ng rason na gawin ang tama? Gagawin natin kasi yun ang tama. Ganun lang kasimple. Kasi ethical networkers tayo. Diba? Ganun lang yun. Hindi mo naman na kailangan ng dahilan. And kung nag-iisip ka or kung iniisip mo na baka nag-aalala ka na baka kontrahin ka ng mga uplines mo, possible na mangyari talaga yun. Pero ang may advice ko sa iyo, humiwalay ka na lang. Kung alam mong unethical sila, huwag ka na lang sumama-sama sa kanila, huwag ka na lumapit sa kanila. Aralin mo yung negosyo mo para hindi ka umaasa sa kanila. Di ba? Aralin mo yung negosyo mo. So ano ibig sabihin? Like process ng pay-in, paano bumili ng products, paano mag-encode kung may ganun kayo sa system nyo. Kasi may ibang mga companies na hindi ikaw mag-i-encode eh. Ang mag-i-encode is yung company staff mismo eh. So may mga ganun na companies eh. Kung yung company mo, sa company mo is ikaw mismo yung mag-i-encode ng new member mo or nung binili mo na products, yung mga ganyan-ganyan sa system. Aralin mo yung mga yan. Aralin mo lahat para hindi ka umaasa sa upline mo. Kaya lang naman kayo nag-aalala sa kung ano yung iisipin ng upline or baka kontrahin kayo or ano, hindi na kayo tulungan. Is kasi nga, hindi mo alam kung anong ginagawa mo eh. Hindi mo alam yung negosyo mo. Negosyo mo yan. No? Kaya itanong mo na lahat ng gusto mong itanong sa upline mo. Aralin mo lahat ng kailangan mo malaman. Take down notes, videohan mo, i-audio mo, i-record mo yung audio or whatever. Basta mababalikan mo siya at para alam mo kung anong gagawin. Pag hindi ka sure, pwede ka naman lumapit sa kanila. Kung sinabi ng upline mo na tatamlahin na kita kasi hindi ka sumusunod sa sistema eh. Do not reinvent the wheel. Yes, upline eh. Diba? And hanap ka ng ibang uplines na mas mataas na pwede mong paghinga ng tulong or pwede mong pagtanungan. Meron naman dyan, even mga crossline, itanong mo sa kanila. Meron naman sigurado dyan na tutulong sa yung mga technical stuff, yun lang naman yung kailangan mo maintindihan at maunawaan. Tapos yung pagdating sa mga strategies, oh, andito yung YouTube channel ko, ang dami dito, paano mag-invite, paano mag-follow up, mag-present, ang dami dito. So meron ako mga training course din, paano sumagot sa mga objection, paano mag, kung ano-ano pang mga paano. Diba, andito na yun, yung mga strategies. Pero yung mga technical parts pagdating sa negosyo nyo, like yun nga, how to order, how to encode products, how to blah blah blah. Diba? Alamin mo lahat. Para hindi ka nag-aalala na kung anong iisipin ng upline mo, baka di ka na nila tulungan bilang independent distributor. At kaya nga tayo tinawag na independent distributor is kailangan talaga nating maging independent. Okay, mas maganda yung term na interdependent. So ibig sabihin, interdependent is hindi ka umaasa ng umaasa sa upline mo, pero meron kang humility pa rin para to seek advice. Nandiyan ka pa rin to seek advice at makinig sa kanila. So yun ang maire-recommend ko. Sino nga ba ulit yung nagtanong? Palagi yung nakakalimutan kay Louie. At para sa inyong mga nakaka-experience ng ganito, comment kayo dyan sa ilalim kung naranasan nyo rin yung ganito. Basta alam mong unethical, wag mo nang gawin. Hindi mo na kailangan mag-explain sa upline mo. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa kanila. Kung sila ay yung mga ego-driven na upline or yung mga upline na bossy na kailangan susundin mo sila kasi sila yung power payaman, umiwas ka na lang sa kanila. Maghanap ka na lang ng ibang upline. Baka meron dyan matino or even crossline. Baka meron naman dyan mas matino, pero mas maganda maghanap ka ng mas upline pa. Or meron sa ilalim niya na matino. So, hanapin mo yun. Yun yung may advice ko sa iyo, Louie, at sa inyong mga nakaka-experience ng ganito. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito, nung tanong mo, lagay mo kung ano yung tanong mo, and then lagyan mo ng hashtag, itanong mo kay Serrano, para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once na makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo ng nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with
scripts na pwede mo lang magamit agad. So, ayun, marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.